Palungas Island. It is in the Philippines, especially sa mga island natin wherein you can find something to make your food delicious. Yun ang hinahabol ng mga Kastila. From the wine to the spices, yun ang kanilang hinahanap. So doon natin makita na lahat ng mga herbal, lahat ng mga indigenous food nasa Pilipinas. At ito din ang nagsimula upang mabigyan ng pagkakataon na ang Pilipinas ay makilala. Not the mere fact that it was only the Christian country, Catholic country in Asia, pero ito rin ang pinakamayaman sa iba't ibang produkto. Tutusin, hindi masyado nakita ng mga Kastila ang ating gold. It was the American. Ang nakita ng Kastila dito ay ang mga yamang pagkain. Yung mga tinatawag natin mga crops. Kaya kung kayo ay nakakalaw ng mga cinnamon, rosemary bud, meron tayo doon na hinahalo sa pagkain. Kaya nung magkaroon ng tinatawag na pagkakataong maigawa at mapaiksi ang paglalakbay ng kaluran at silangan ni Ferdinand Lizeth sa paggawa niya na tinatawag natin Panama, umiksi na ang paglalakbay, naging mabilis na. Pero ang maraming galyon na dumating sa Pilipinas ay napakarami. Kaya ang pupuntahan niyo mga kanina, mamaya at mamaya, yun ang pinaka-fine harbor na daungan ng lahat ng mga sakyang pandagat from Europe, from Africa to the Philippines. Yun ang naging daan. And of course, malaki ang naging bahagi. Remember, si Sebastian Dantano ang bumalik sa Espanya, hindi si Magellan dahil siya ay namatay dito. So, si Sebastian Dantano ang the first man to circumnavigate the world at ang sasakyang Victoria. Na kung saan, bumalik din ito, medyo nasugna-sugna, pero nakapaglalakbay pa rin. At sa panahon iyon, napakahalaga ng agapay ng hangin sa paglalakbay ng maraming mga tribulante. But nevertheless, makita natin na mahusay ang mga Kastila sa paghahanap ng mga pook para sila ay maging popular. Kaya yung God, Gold and Glory ay nakuha ng Espanya against Portugal. At dahil dito nagkaroon ng kasunduan Saragosa at Tordesillas, ano ba ang dapat sa kupi ng Kastila at ano ang dapat sa kupi ng Espanya? Pero both of them did not comply to the treaties that was given by Papa Nuncio. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng gulo. So isipin natin, lahat ng mga bansa na sinakop ng Kastila, what are they now? Try to imagine yung mga bansa sinakop ng Kastila. But nevertheless, it improved some of our ways of living, our culture. Ang mga sayo natin, no? Sino nakakalam ng mga sayo ng flamenco? Yan. Yung mga alampay, yung mga beating ng mga paa. And don't you know that the Filipinos and the Mexican and the Spaniard love dancing and singing? Yun. Nagkakapareho tayo dun. And then the food taste natin, nagkakapareho tayo. So kung makikita natin, ang galleon trade ang nabukas ng daan sa Asian road na magkaroon ng kalakalan. So, yan din pumasok yung tinatawag natin ang kalakalan ng India. Paghahanap ng iba't ibang porselana, paghahanap ng mga damit, paghahanap ng iba't ibang uri ng mga kagamitan. At ito ay naging matagumpay sapagkat maraming nakupay ng mga ebidensya sa Cagayan, sa Mindoro, mga porselana. And then, if you can find place, meron tayong galyon na nasa ilalim. No? Ito ay din sa may Fortune Island, yung Diego Galeon. Nasa may Fortune Island yun. Somewhere in Nasugbu, Batangas. At doon natin makita ang maraming-maraming cargo, ang maraming-maraming mga iba't-ibang produkto lumubog na hindi na nadala ng mga iba't-ibang mga Spanish people. So, pagpila po nila doon, kayo naman po ang susunod. So, ganito po magiging routine natin.